At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like Senator Rizal Monteveros, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs. Dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig. Pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sabihing hindi kailanman ipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang naging laban kontra droga ng dating Administrasyong Duterte, Senator Risa Junteveros, sila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Ruben Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa laban kontra droga ng Administrasyong Duterte sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel, sa panimula kung saan nagbigay ang mga mambabatas ng kanilang opening remarks, at isa nga rito si Senator Risa Junteveros, kung saan sinabi nito na kailanman ay hindi ipagmamalaki ng Pilipino ang naging laban kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ngunit Senator Ben Padilla, matapang na nagsalita rap mismo ni Senator Risa Junteveros at ng ilang mambabatas na kung pinag-uusapan nila ang mga di umano'y biktima ng AJK sa laban kontra droga ng dating administrasyon, bakit hindi rin daw nila pag-usapan kung ilang mga inosenteng buhay ang nawala dahil sa pagkakalulong ng ipinagbabawal na gamot, at kung ilang pamilya ang kanilang sinira, ilang bata, asawa at kapitbahay ang kanilang naging biktima ng mga durugista. Isang araw sa magpapatunay nito ay ang naging karanasan nito noon nang minsang makulong ito, kung saan nakita niya mismo kung gaano katalamak ang ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Dapat umanong maging realistic ang mga kapwa nitong mambabatas at ang mga taong humuhusga sa laban kontra droga ng dating Pangulong Duterte. Matapang rin itong sinabi, iwasan ang politika at tignan daw natin kung saan tayo papunta dahil lubog na tayo sa tubig, lubog pa tayo sa utang. The list, Senator Risa Junteveros, if she wishes to give her opening statement. Yes, salamat kaayo, Mr. Chair. Magandang umaga po. Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila ng war on drugs. Their stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati, walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Maraming nagsasabi, nagbibiro lang daw si tatay. Pero sa ngayon, hindi tayo nandito para magtalo pa kung anong ibig niyang sabihin sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Today, we will take him at his word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs at ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng giyerang ito.
Kulang ang anumang imbestigasyon kung hindi siya tatanungin. Ngunit, hindi ito tungkol lang sa kanya. Dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng imbestigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang isang taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? E yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban? Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng War on Drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian De Los Santos at kinupkup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay, kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang War on Drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Nagang salamat, Mr. Chair. Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waived his prioritization. Okay, you're next, Senator Padilla. Then I'll go back to Senator Bongo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minashaytanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minorya Aquilino Coco Pimentel III. Mga magandang umaga po. At sa amin pong pro tempore, Senator Jinggo Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Ontiveros. At siyempre po, sa amin pong pinakamatigas na Senador, Senator Batol de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga Batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo.
napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito, ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda, dito po ay binunyag ko na na sa loob mismo ng bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld. Kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon. Yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad lang may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, papano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Papano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig. Pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section.
At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!